Daniel, ano na ba status? Sakto ang pananoy lang, hindi naman pong ano, effort na masyado pa akong nagmamadali na nandiligaw na talagang ngayon, friends lang po kami. Masaya po kami magkaibigan. Magandun lang ba talaga muna? Tignan po natin pag legal na po tayo. Anong hindi mo sa... Bawal pa po ngayon. Kailangan 18. Hindi, mga ano po, mga 35. mga 20 plus pa po yun. Sinabi mo before, willing kang maghintay, diba? Opo. Eh, Kat, may iniintay naman ba ang ating binata dyan? Kung willing maghintay at kung sincere, bakit naman hindi, diba? Yun, no? Pwede na akong makauwi. Yun lang pala yung iniintay. May tatangwa kay Daniel. Ano may nagbulong sa akin eh. Tago na lang natin sa pangalang Carla Estrada. Yung toko naman. Pag daw nagte-text ka kay Catherine, nakangiti po ako. Oo nga, nakangiti ka. Pero pag hindi agad sumagot, umiinit daw ulo mo. Eh baka may kausap na yun. Yun lang naman po yun. So, seloso ka? Opo. Patay. Hindi naman po yung patay, magandang bagay naman po yun. Mas eh, maganda na yung nagsiselos kasi hindi po nagsiselos. Eh paano to? Kung halimbawa isang araw, paghiwalayin kayo for a while ng love team, kasi syempre ganun ang buhay artista, diba? Kaya mo ba? Kailangan ko pong intindihin yung mga pangyayaring ganyan, siyempre. Hindi, siyempre, hindi ko naman po ano, na mapipigilan yung ganun. Siyempre, mga boss na po may gusto nun. Eh, bahala na po ang Diyos ko nung gagawin niya sa akin. Pero ano, Brad, natitreten ka ba dun sa mga nalilink? Ako, matitreten? Oo, natitreten ka ba sa kanila? Ano, oo! Medyo, siyempre. Hindi. Kanino ka pinag-threaten? Wala po, hindi po ako natitreaten. Relax lang po ngayon. Siyempre, na kay Katrina po yun kung ano pong desisyon niya. Basta ako, relax lang ako. Alam mo yun. Pero kasi, alam mo, pag nakikita ka tang yung mga kilos mo, yung mga diskarte mo, naaalala talaga ng mga tao yung tsuhin mo eh. Opo. Si Robin Padilla. So ano ba yun? Kumukuha ka ba ng tips kaya, no? Nakakakuha, nabibigay ba ng tips si Tito Robin sa'yo? Hindi mo, normal na po sa amin yun. Normal na sa mga Padilla. Na laging rirespetuin po ang mga babaeng kagaya ni Catherine. Nabasa ko before na parang... Alam ko po yung sasabihin nyo. Yung apprehension mo, nandahin Padilla. Kasi ngayon ba ganun o may na-prove naman na siya? May nabago naman. Oo. Kasi hindi naman pala. Yung first impression ko sa kanya, opposite naman. Ano yun? May mga nakuha kayo. Ano, opposite, super. Sobrang mabait, mabait. Tapos, mabait. Wala na pala yun. Mabait siya, tapos hindi naman sa Playboy na yung pagmamahita ng babae, parang... Mas marami pang nalilink sa'yo, no? Oo nga. Siya loyal. Loyal. Kasi sa Princess and I lang naman yun, pero wala naman sa totoong buhay. So yun. Mabait siya at saka parang super gagalangin niya pag may babae. Di ba gusto naman ginagalang? So, makukuha mo yun kay DJ pagkasama mo. Mm-hmm. Pero si DJ ba talaga yung makakonsider mo na tipo mo ng lalaki? Ito na. No, first hindi kasi yabang, playboy. Tapos may mga kung ano nung naririnig. Pero nung nakilala mo siya, parang andun naman yung mga qualities. Oo, andun po. Pwede ba namin malaman kung ano yung... Okay na po yun, ma'am. Baka sumablay na eh. Yung qualities na nahanap mo kay DJ. Kita yun naman lahat. Effort. Super ma-effort siya. Tapos... Baka elaborate naman yung effort. Wow! Pero... branches! Effort! Humayin natin. Capital E! Effort! Yun... Hirap naman, butik. Yung magte-text ka, di ba? Pag yung mga babae, may huwang text sa kanya. Tapos yung alalayan niya. Wala pang 10 seconds, may reply na. Oo, may reply na. Tapos yung parating, hindi ka gugutumin. Mm-hmm. Tapos parating, rerespeto din pati si mama, pati lahat sa amin. At saka, hindi siya yung makikita mo na sumushowbiz lang. Makikita mo yung sincerity naman sa kasama. Daniel, dun sa isang interview mo, nakakatuwa na pinakita dun na kung gaano kaka-close sa mga kapatid mo. Opo. Hindi lang kay mami mo, kundi pati kay daddy mo. Opo. So, kumusta naman?
ano bang ginagawa nyo para mapanatili yung pagiging close nyo sa isa't isa? Kami buna, kasi talagang nung nakilala ko yung mga kuya ko, talagang nagulat ako kasi magkakaugali kami. Pare-pareho kami mga gusto. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanila na parang ito yung mga kuya ko. Parang tutuwa ako siyempre kasi iba yung... Kasi sa mama ko, ako yung kuya eh. Mm. Iba yung feeling na biglang may kuya ka na naman. Ikaw naman yung bunso, di ba? Kasi sa bahay ni Papa ko, ang bunso. Mm. Kaya parang baliktad bigla. Pero hassle na maging bunso kasi binubuli ako ng mga kuya ko sa bahay. Yun na. Pero ikaw sa bahay na binubuli kay Maki. Hindi ko binubuli yung mga kapatid. Mahal ko po ang mga kapatid. Parang hindi siya naniniwala na naman. Ay, alam niya yan. Alam niya yung mahal ko ang mga kapatid ko. No? Ako, napapansin ko lang sa inyong dalawa. No? Parang he makes you laugh, no? Apo. Mm-hmm. Kasi ano rin ako eh, mababaw na tao. Kahit ano ba yung matatawa naman parang ako. Sinabi mong corny naman ako. Pero nakakatawa naman, natatawa rin naman sila. Nakakatawa lang. Nakikita namin na parang talagang swak na swak yung ugali nyo sa isa't isa. Pero ano ba, naipakilala ka na ba ni Daniel sa mga ano yan? Sa ibang padilya? Mm-hmm. Si daddy niya lang po. Nung, saan yan? ASAP. Apo. Nag-asap po kasi dahil sa Lorenzo. And doon po sila. Pinakilala ko na po kasi nandun yun si Pa. Pero kumusta naman? Kumusta naman dating ni Daniel sa mami, kay daddy? And po siya pa. Hindi ka si mama. ano ba? Parang dumadaan ka ba sa traditional na panligaw? Umakyat ka sa bahay nila? Actually, may ladder na nga sa kwarto. Wala. Ano lang po? Wala pa po eh. Panlilig. Ano lang ngayon talaga? Relax lang. Mm-hmm. Paano relax? Nakahiga. Ano yun? Kaya nakabinasin yung relax na panliligaw? Oh. Paano ba yun? Swabe lang. Sakto lang. Lahat na ano. Ano yung swabe? Chill lang. Siguro, yung... Kumbaga, sumusunod lang kami sa daloy ngayon. Mm. Kung ano na nangyayari, sige lang. Huwag lang, hindi lang kami yung talaga. Ano, yung dire-diretsyong ligaw. Hmm. Kung ano na lang mangyari in time. Sabi nga ni Airpods, chill lang muna. No? Chill lang Airpods, yes. Pero dun sa tinagal nitong friendship ninyo, hindi ba kayo nagkakaroon ng moments na nag-aaway kayo or nagkakainitan ng ulo? Minsan po, dahil si Catherine, pag pinipigilan ko po siyang kumain, yun po. Bakit pa ako ba? Nagagalit po siya. May tipong LQ ba kayo na ganun? Wala. Hindi po maganda nag-aaway. Tampuhan. Typical tampuhan. Di pa kayo nagkakatampuhan? Di pa kayo nagkakabadtripan? Ba't naman po may magtatampuhan? Minsan, siyempre. Pagod si Catherine or pagod ka. Eh, pero ikaw, mukhang kahit... Pag pagod daw, okay lang ako pag hindi si Catherine. Malakas na malakas. Pag nilang gigisigan kapag tulog. Lang. Yun, medyo... Oh. Alam na ni Catherine yun eh. Pag... Natutulog ako sa taping niya, siyempre pagod ka. Tapos pag ginising ka na, ikaw na, nako. Paano ka gisingin? Gaganan ka sa paa? May jablong mag-gising. Natawa na siya. May stick lang. May stick gaganan na. Yun. Hindi, ano lang. Medyo, kasi ganun minsan, di ba? Pag pagod ka, tapos parang feeling mo nasa paa. Pagbiro na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Iyan. Kahit sikat rin ang gigising sa'yo? Hindi, pag sikat, nakangiti ako mag-gising. Hindi pwedeng galit. Kasi babatukan ako nung pag ano, galit ka? Alam mo, yung ganyang ugali mo ulit, ano? Ang sabi nga ni nung pinsan mo, si Kylie, kung meron daw dapat nagdadala ng bandilang padilya sa showbiz ngayon, ikaw daw yun eh. Sabi niya po ba yun? Oo, sinabi niya yun. Kylie, salamat ah. Kasi lahat, yun nga sabi nila, yung pagsusot ng leather, pati yung mannerisms mo, padilyang padilya. Buti na lang po. Mahirap po pag ibang apelido yung dala ko ngayon. Saka lang naman si Kylie mag... Opo. Pero, normal na po eh. Pero, minsan hassle din pag iniisip mo ikaw yung may dala ng ganun ngang pangalan. Yung padilya, dinadala ni Tito Robby na. At nagawa niya po ng maano, mabuti. Ako po, may kinakabahan pa rin po eh. Catherine, ano tingin mo yung nagustuhan ng mga tao sa inyong dalawa, sa love team niyo? Siguro, magkaiba kasi kami po. Magkaibang magkaiba. Titingnan nyo. Parang, paano sila naging... kasi pag sa personality, yung pananamit, yung... Basta sa mga likes namin, parang wala naman kaming may parehong like.
sa lahat ng bagay, kung music yan or yun sa mga movies, iba talaga. So siguro nakita nila na ayun, mas maganda sila. Pag nagkasama kami, para nagiging balance eh. Balance. At siya tututunan ako sa kanya, may tututunan siya sa akin. So parang, yun yung importante. Tama. Curious lang ako ha. Ano yung pinaka romantic na nagawa niya for you? Isip ako. Siguro nung ano, nung sa, yung sinasabi ko rin, yung sa GGV na nag-surprise ano siya sa akin. Nag-surprise appearance siya nung guesting ko. Na hindi ko naman talaga alam. Tapos kumanta pa siya. Tapos parang, basta marami rin natuwa kasi hindi, unexpected naman yung pagdating na doon. Kasi alam ko, pinuntahan pa siya nun. So nakakatawa kasi nag-effort siya kumunta at pinayagan yung GGV. Catherine, ano, alam namin talagang gusto niyo yung isa't isa. Gusto niyo yung ugali ng isa't isa, gusto niyo yung pati physical appearance. Pero ikaw, aside from si Daniel, meron ka pa bang ano, nagugustuhan o na yung para sa iyo handsome sa showbiz aside from si Daniel? Ano, ever since crush ko si Mr. Piolo Pascual. Crush. Mr. Piolo, wala nang detalye sa kagwapuhan niya. So aminin natin. Oy. Bigay ka nga ng tatlo na crush mo. Teka lang, puprotesta. Sige. Isi ka lang, Brad. Tingnan muna natin siya. Na-crush ko tatlo. International na lang. Okay, crush ko si Harry Styles ng One Direction, si Channing Tatum, at saka si... Puro safe, di ba? Saka si Tom Cruise. Doon sa hindi safe. Ngayon, ikaw naman. May crush ka ba sa showbiz na aside... International. International, si... Sa local muna, baka naman meron. Wala po. Si Catherine lang po ang crush. Wala po. Ayan na. Eh, international. Para patas naman. Si Hilary Duff. Tsaka hindi ko siya crush. Si Hayley Williams. Tsaka yun lang. Sa interview mo kay Vice, parang inamin mo doon na medyo nakarami ka na ng girlfriend before. Oy, wala po akong maalala ng sinasabi ko. Meron! Naka-record yun! Wala po akong sinabi. Nakarami na ako ng girlfriend dati. Hindi, ano lang po yun. Siyempre, dumadaan po yun pag teenager ka talagang. Ganun po yun, masabi lang na nagkaroon ka, pero wala. O kaya nga, next question ko is, ngayon mo lang naramdaman na parang talagang tinamaan ka ng todo? Ito, pasensya na kung corny to at may inis si Catherine, pero totoo po yung sinasabi. Tinamaan ka nang! Pero ano? Kuya do! DJ, paano ba manligaw ang isang Daniel Padilla? Sasagutin ni Daniel ang tanong niyan sa pagbabalik ng pep talk. Nagpapadala ka ba ng mga bulaklak? Hindi po nagpapadala. Ako po ang nagdadala. May epekto naman. Yun. Uy. Hindi kasi. Brad, si Hilary Duff ng anak mo. Oo nga, pero maganda pa rin siya. Okay. Kinasal na si Hilary Duff. Teka, anong pag-usapan?